Mabaho. Kasulasulaso. Gandang tuluyan ng naglaho. Di mo aakalain minsan, ito ay naging yaman ng bayang ito. Ako si Keran Romero, kasama si Nadjan Matthew Contigno, Crisel Porras at Rosel Tolentino. Samahan niyo kaming alamin ang katotohanan sa likod ng ilog na naging basurahan. Dito sa Kalika sa Lukuyan. Hindi natin may pagkakaila na ang bansang Pilipinas ay kilala sa pagiging sagana sa likas na yaman. At ang yamang ito ang mga pinagkukunan natin ng pangunahing nating pangangailangan na nagsilbing pahanap buhay sa mga mamamayan. Gaya nga ng Pateros, ang kaisa-isang bayan dito sa Metro Manila, ilog ang nagsilbing sandiga ng mga tao na nakatira rito. Ang pangalan ng bayang Pateros, ayon sa mga ninuno, ay nanggaling sa Espanyol na salitang patos, na ang ibig sabihin ay itik o bibe. At ang Pateros naman ay nangangahulugang mga taong bihasa sa pagpapalaki ng itik. Ito ay sa kadahilan ng napapalibutan ito ng ilog o kung tatawagin ay ilog ng Pateros. At dahil nga ang ilog na ito ay tumugon sa pangangailangan ng mga pato tulad ng pagkain itong suso, ang pagkakaroon ng itikan ang siyang bumuhay sa mga tao na nakatira sa Pateros noon. Sa katunayan, itinala ng Philippine Census noong taong 1918 na mas marami ang mga itik sa Pateros kaysa sa mga residente rito na may bilang na 15,000 itik laban sa 4,000 populasyon ng mga tao rito noon. Isa nga si Nanay Maming, 72 taong gulang na kinalakihan na ang ilog mula noong taong 1936 pa lamang. Pero po dito po na sa inyo, meron nagkaroon po ba kayo ng itikan? Ganun? Oo. Ah, may itikan po kayo halos dati? Halos dito may bitik. May, ayun o, natatanaw mo na yun. Opo. Puro itikan yun. Ah. Hanggang doon sa noong wala pa pong tulay dyan dati, no? Oo. Hindi lang iyon. Ang ilog na ito ay nagkaroon ng malaking parte sa kultura ng mga mamamayan ng Pateros. Alam niyo ba na sa ilog na ito nagaganap ang pagoda tuwing Pisan ni Santa Marta noon? Ngunit, nang magsimulang dumumi ang ilog, natigil ito at lahat ng pagoda ay naganap na sa kalsada o sa daan. Saka pag nagpipiesta dito sa amin, napakasaya. Opo. Sobra kaya. Diyan dadagdagan ang pagoda dyan, no? Ah, dito po dumadaan din po dito yung pagoda? Oo, yan lahat na yan. No, pagoda yan ang dadyan, doon. Tunay ngang kumulay ang kabuhayan ng mga taga-Pateros noon dahil sa ilog na ito. Ngunit sa kasalukuyan, ganun nga pa rin ba ang nakikita natin sa ngayon? O masyado na nating ginabuso ang kabutihang bigay sa atin ng inang kaligasan? So, anong masasabi niyo sa, ano, sa ilog? Tama ako. Madumi. Nadumi ko. Ano? Nagtatapon. Daming nagtatapon. Kayo, nagtatapon kayo dito? Hindi po. Magandang hapon po, ate. So, isa si ate sa mga residente na nakatira malapit sa ilog. Nais po naming malaman, naabutan niyo po ba yung dating ilog ng Pateros? Oo, naabutan ko. Kasi malinis pa ito, tsaka yung ilog, running water siya. Kaya naliligo, may nagalaba, ganyan. Eh, hindi katulad ngayon. Nakita mo naman. Grabe, may amina. Tsaka may mga isda pa dyan. Opo, yung itikan din po, dito rin po yan. No? Mm-hmm. Ngayon po ba may mga nag-aalaga pa rin po ba ng itik dito o madalang? Wala na ako nakikita ng ano, nag-aalaga ng itik. Madalang? Nandito tayo ngayon sa Pierera Street upang malaman ang kalagayan ng pinakamatandang balutan dito sa Pateros na pamamay-ari ng pamilyang Reyes. Nandito rin tayo para alamin kung saan nga ba kinukuha ang mga itlog na itinitinda nila dito ngayon. Ito pong mga balut po na ito, saan po nang galing to? Bulacan. Bulacan po.
Kumbaga wala na po kayo nakukuha mula sa Pateros mismo? Ay, wala na. Wala hindi na, na uso. Hindi. Puro deliver, deliver na lang po. Puro deliver lahat. Maalat, balot, puro deliver lahat. Pinoy. Presyo po ba hindi nagkakalayo sa dati sa akin? Ay, hindi. Mura nung araw. Kala ng balot nung araw. Jeez! Nagmahal na po no kasi sa iba na nang gagal. Ngunit, saan nga ba nagmula ang lahat ng pagbabago na to? Kung mapapansin niyo yung mga basura dito, halos nagkumpul-kumpulan na. Tapos banda doon, wala masyadong basura. Kasi nga, yung agos, sa tuwing siguro umuulan o umaagos yung ilog, napupunta dito, kumbaga yung current niya papunta dito. Ngunit dahil nga maraming water lilies doon, nandito na stuck yung mga basura. Nagtanong din kami sa ilang mga residente dito, matagal na daw talaga narito yung mga basura to. Dahil nga yung mga water lilies, hindi matanggal-tanggal sa parting to. Itong basurang to, hanggang habang tumatagal yung panahon, patuloy pa rin siyang nadadagdagan. Kaya ayan, sa tuwing umuulan, umaagos yung tubig, ngunit yung basura, mas nadadagdagan dito. Dahil yung ibang mga basura, nanggagaling dun sa parting iyon. At dito naman sa ilog na to, kung mapapansin, ito gawing Makati na kasi to. At itong kinatatayuan ko ngayon, Pateros to. May mga tulay na nagkoconnecta sa dalawang to. At kung mapapansin nyo, dito banda sa Makati, may mga agusan sila ng tubig na kung saan ito ay mga dumi galing sa mga bahay. Mga duming tubig, ganon. Umaagos yun patungo sa ilog ng Pateros. Yung basura naman po, dito po kasi malapit sa inyo, may nakita po kami parang creek or parang naging tapunan na siya ng basura. Nalinis na po ba yan dati? Twice. Nakita ko sa dalawa kong mata, twice na silang nilinis ng mga green ladies ng Makati. Kumbaga, nilinis po pero tuloy pa rin yung pagkatapon. So yung mga maduduming tubig po galing sa mga bahay, dyan po dumidiretso, tapos diretso po siya sa ilog. Ano po kaya nangyari? Ba't nagkaganto na po yung ilog? Ba't biglang nagbago na po yung kulay? Tapos hindi na natin nakikita yung natural na ano ng ilog. Ganda. Napakagandang tanong. Kasi naging nakasanayan natin na yung mga ISF o yung informal settlers families yung may sala pero lingid sa ating kaalaman halos lahat tayo dahil lahat halos ng yung 16 na syudad tapos yung isang munisipyo ay walang wastewater treatment facilities. Sabihin natin na ang isang residente ay malayo sa ilog. Kung babaybayin mo yung mga yung connection o yung pagkakakonekta ng mga kanal ay sa ilog pa rin ang punta. So, ibig ko sabihin, isang dahilan ay maaaring lahat tayo ay contributor ng dumi. Hindi lang yung mga ISF, hindi lang yung mga nakatira sa mga danger zone o sa mga water near the waterways. Hindi tayo. Pinantahan din namin ang lugar tungo sa mga nakatira sa tabi ng ilog at doon namin nakilala si Aring Erlinda Castillo, 16 na taong gulang. Talagang puro ito kapateros ko. 1953 pa ako nung pinanganak. Dito na ako talaga lumaki yung nagpapamilya. Talagang ano po, maging yung mga magulang niyo po, pateros na rin po talaga. Talagang pateros kami. Kamusta naman po yung ilog dati? Narinig din po kasi namin sa iba na dito na daw yung pamumuhay nyo. Oo, kasi diyan kami naglaba nung araw. Nagkaroon kami ng bantilan kasi mahaba yung gandun yung ilog. Opo, gandun po? Oo. Liit siya. Kaso ngayon po, lumiit na. Naging parang ano na. Hindi na siya nabalik sa dati. Ganyan na lang talaga. May mga anak din po kayo dito na katira? Oo, nandito kami lahat. Dito kayo lahat? Oo. Naabutan din po ba nila yung kalinisan yan? Okay na lang po. Dito naabutan na. Din nila. Oo, dito na talaga. Yung mga apo nyo na lang po ang hindi nakaranas. Yung mga apo ko hindi na. Noong 1970 ko na mag-asawa ko dito. Malaki yan. Sa ang ganda ngayon, pa ho. Pag nangangan na kami, siyempre mga pinag-aapana ka dyan. Wag-wagan na. Oo, maganda kasi yun eh. Noon, madilaw ang kulay niya. Ngayon po madumi na yung ilog. Sa tuwing may bagyo or umuulan, ano po yung mga kaganapan sa ilog na to? Ay, binabaha kami. Kahit gantong meron, pumapasok ang tubig. Inaabot po po siya sa taas ng kalahati niya. Itong kailan lang, kalahati. Pag yung talagang ang ulan eh, lumakas yung maghapon na, bumabaha kami. Pero pag wala lang yung bagyo, ulan lang na ulan. At ilang araw nga makalipas iyon, umulan ng malakas ng sandali. Ngunit,
nadatnan pa rin namin ang pagtaas ng tubig sa ilog. Kung mapapansin niyo yung ilog ngayon sa Pateros, tumaas kasi nga umulan. Sa tuwing umuulan, ganito yung kalagayan, mabilis siyang tumaas. Wala pang isang oras yung ulan, tumaas na agad siya. Paano pa kaya kung magdamagang ulan yon? Itong mga basurang to, ito yung dahilan kung bakit yung agos, wala sa normal na agos yung ilog. Kaya yung pagtaas ng tubig sa ilog ay mabilis. At isa pa, doon na marahil sa pagkakaroon ng flood control or flood cave. So, nung mga panahon na kinonstruct, kung di ako nagkakamali, panahon ng Pangulong Marcos. So, anong dahilan? Ano bang dahilan nakikita natin? Bakit kinonstruct? Kasi nawala nga yung natural flow, yung natural beauty. Kasi noon ang tingin nila doon sa pagdaloy ng tubig mula Laguna River, ang tingin nila ito'y pinsala. Pinsala sa mga kabahayan sa tabi ng ilog. Ngunit nagresulta ito ng pagkamatay ng mga ng ating mga laman-laman na dagat, yung mga isda, mga yamang ilog na natatagpuan sa Pateros River. So isang napakalaking dahilan yun, yung pagkakalagay ng floodgate ay naging wastewater na lang yung dumadaloy sa kanya. Galing sa ating mga palikuran, galing sa ating kusina, dagdag yung rainwater. Tignan natin kung gano'ng kadumi ang ilog na ito. Dito sa dalawang baso na to, dito natin makita ang pinagkaiba ng tubig na galing sa bahay at tubig na galing dito sa ilog. Kung ating mapapansin, parang ang dami na talagang mikrobyo. Ang baho pa. Tingnan nyo naman. Kadiri, di ba? Samantalang itong tubig na to, pwede pa itong mainom. Pero itong tubig na to, napakadumi na. May mga tao nga na kapag naliligo lang dito, nagkakaroon na ng sakit. Paano pa pag ito ay nainom? Kaya, madalas ang mga tao dito dapat hindi na nag-stay, lalo na yung mga nakatira na malapit dito sa ilog. Kasi pag nag-stay pa sila, maaari na sila magkaroon ng sakit. O ang malala, baka sila ay namatay pa. Ang munisipyo ng Pateros ay gumagawa ng paraan upang maaksyonan ang lumalalang kalagayan ng ilog na ito. Maging ang otoridad ng Pasig ay tumutulong na din sa paggawa ng hakbang upang maisalba ang ilog ng Pateros. Yung mga nakakaraang projects namin dito, regular monitoring din kami ng mga cleanups ng mga barangay. So kailangan kasi regular yung mga paghahakot ng basura, pagtatanggal ng mga water hyacinths para kahit paano maganda yung flow ng tubig natin. Meron din kami mga projects noon katulad ng dredging, pagpapalalim ng kailugan para kahit paano maging maganda pa rin yung ano ng ilog natin, maibalik sa dati. Until now naman, ginagawa pa rin namin yung programa na yon, nagpapadredge pa rin tayo. Ngayon, ito nga, yung installation ng steel pile ng DPWH, tsaka with the help and support of our congressman, kasama na rin yun dito. Tapos, yung ngayon, meron kami proposed linear park. Ito yung papagandahin natin yung mga tabi ng mga kailugan para kahit paano ay nababantayan natin yung pagpapalinis ng kailugan. Napakaswerte ng munisipyo ng Pateros sapagkat nabigyan sila ng trash boat na nagmula sa DANR. Hi, good afternoon. Ito po yung tinatawag po natin trash boat na nakalagay dito po ngayon sa Pateros River. Ito po yung trash boat po na umaano po dito, umaandar po dito sa kailugan po natin. Siya po, dito po natin nilalagay yung mga water lily, yung mga plastic po at iba pong mga sinasegregate po natin yung mga basura para malinis po natin yung ilog. Ito po yung ating trash boat po. Bukod sa mga proyekto ng munisipyo, mayroon rin kakaibang paraan upang matulungan ang ilog nitong bayan. Kasabay ng mabilis sa pag-unlad ng Pateros ay ang mabilis sa pagdami ng water lily sa ilog. Isa sa mga solusyon na naisip ukol dito ay ang paggawa ng water lily charcoal. Itong programang ito ay nakapasa ilalim sa pondo ng Pinoy. Nandito tayo ngayon sa Santa Clara de Montefalco sa Pasig upang alamin ang iba pang impormasyon ukol dito.
Nakapanayam namin si Ma'am Beth Soriano, ang lead coordinator ng Pondo ng Pinoy Community Foundation Incorporation, na siyang nakaisip sa water lily charcoal. Ganito, mayroong dalawang PWD, person with disabilities, pumunta sa office ko. At sinabi nila, paano ba ninyo kami matutulungan? Balita namin, mayroong maitutulong ang Pondo ng Pinoy sa amin. Sabi, ang tawag po namin sa samahan namin ay Samakat, Samahang May Kapansanan sa Taguig. So timely, nagkaroon kami ng lakbay-aral sa Puerto Princesa, Palawan. Nakita ko yung mga madre, isa sa pinutahan namin talaga yung mga madre, gumagawa ng uling. Si Father Edwin, ang sabi niya sa akin, nung dinalaw niya ako, wala ka pang livelihood, Beth. Sabi niya, make use of your resources. You're surrounded with water. Sabi niya, andyan ang Ilog Pasig, andyan ang Pateros, Ilog ng Pateros, andyan ang Laguna Dibay, ang lapit sa'yo. Make use of it. Yun ang naalala ko. Kaya sabi ko, subukan natin ang water lily. Pinerfect ng PWD yan, yung Samakat. Malaking po noon, napakalaking proyekto. Ang parang yung benepisyo niya, hindi lang kumbaga sa PWD, pati rin pala sa pinagkukunan ng mga water lily. Yes, opo. Yes. Ang ganda po. Yung pinagkukunan ng water lily, eto nga nakakatuwa eh. Itong water lily charcoal, odorless. Maski sa aircon ka magluto, hindi ka maamoy at walang smokeless, walang usok. Parang Diyos ay maganda. Di ba? Tapos sasabihin nila, water lily kasi yun eh, madumi. Ha? Pero hindi nila alam na lahat ng ginawa ng Diyos nga ay maganda. Kaya alam mo, yung water lily, pag nag-breed yan, dahil doon sa dumi, kinukuha niya. Ngayon, pag sinunog mo yan, yung chemical reaction yan, may methane gas pala. Sabi niya, ang laking tulong pag yan ang makukuha. Ang ilog, malilinisan. Ang mga isda ay magkakaroon ng oxygen, maaarawan sila. Sisigla ang ating mga kailugan. Tama po, kasi yung pateros, halos puno na nga po ng water lily. Halos nagbabara na po yung water lily. Doon sa ilog. So, sabi nga nung yung mga nakakaano, hindi pala salot ang water lily. Opo. Biyaya pala sa mga PWD. Bumili kayo at ang kilingin ninyo ang water lily charcoal kasi nakatulong na kayo sa may kalikasan, nakatulong pa kayo sa mga taong may kapansanan. Disiplina ang sagot sa isang malaking tanong. Tanong kung paano nga ba mabubuhay ang ilog nitong bayan. Makiisa sa mga proyekto at advokasya ng munisipyo ng Pateros. Huwag iasa lahat sa gobyerno. Ating nasaksiyan ang kinahinatnan ng ilog na ito ng munting bayan. Agos ay naghihikahos dahil sa mga water lily na nagsisilabasan at mga basurang di mabawas-bawasan. May pag-asa pa itong magbago kung ang pagbabago ngayon sisimulan. Mga kayamanang talagang napabayaan ay kailangang iligtas ng mamamayan. Oras ang binibilang, oras na nasasayang. Lahat ay dapat nang kumilos upang maisalba ang ilog itong bayan ng Pateros. Nang sa gayoy, ang agos ay di na muli pang maghikahos. Hindi pa naman huli ang lahat dahil alam nyo, kung hanggat tuloy-tuloy yung tubig tabang na umaagos sa Laguna de Bay, malaki ang tsansa na mabuhay yung ilog ng Pateros. Basta, again, simulan ngayon na agad yung ating pagmamalasakit dun sa ilog.